Good day, kayong sasabihin natin yan ay gagawa tayo ng sub 25 minutes 5K. Pag sinabing sub 25 minutes, ay gagawin natin yung 5K natin na mas mababa sa 25 minutes. So, kahit 24.59 seconds yan is considered sub 25 yon. So, gumawa ako ng presentation para mas madali nating maintindihan na maaari nyong screenshot para magamit nyo sa training nyo. Dahil yung iba, mga nag-request ng training plan sa akin. So, hindi ko naman syempre kayo magagawa ang bawat isa. So, dito magiging guide to para ma-achieve natin yung sub 25 na 5K. What does a weekly training look like? So, at least meron tayong 4 to 5 days running in a week. So, kailangan at least nahandon, ganun na karami yung volume ng takbo natin. Dahil yung sub 25 5K, medyo mabigat na po yan, mabilis-bilis na po yan. Kung ikaw ay runner na nagawa mo na yung sub 30 minutes, so malamang ito na yung susunod mong target, sub 25. Kasi kung hindi nyo, kasi sa totoo lang parang may mga barrier yan eh, na invincible barrier. So minsan, pag na-break mo na yung sub 30, next target mo is sub 25. So, at least 4 to 5 days of running a week ang maipasasuggest ko na dapat mong gawin para makatulong ma-break mo yung sub 25. So, magkakaroon tayo ng one long run at least 7 to 8 kilometers during weekends. So, yung long run, tatapat natin yan sa weekend. Kung kaya weekends natin tinatapat dahil pwede yan maging replacement kung dahil ang event natin pangkaraniwan is Sunday. So, kung wala kang event, long run kapag weekends. Lagi nating tatandaan na alternate is day runs and hard days run. So, palagi yon na pag nag-exert ka ng effort, kinabukasan dapat mong gagawin ay easy run or recovery run. Ganun lang naman kasimple yun. Dahil hindi tama na hard tapos hard dahil hindi natin mabibigyan ng enough time yung body natin para makarecover. Maglilid lang din naman yon sa poor performance, kaya talagang dapat ganun. Hard and then easy. So, next is at least 1 to 2 days of speed session. Either tempo or interval. So, mamimili lang po tayo doon. Pangkaraniwan, magkaiba kasi yung tempo. Ang tempo, parehas naman silang speed session. Sa tempo, mas nagbibuild yung endurance mo na mag-hold ng faster paces sa mas mahabang period. So, meron tayong video nung tempo na naka-upload dito sa channel. Yung interval naman, mas mabilis to kaysa sa tempo run. Dito mas nabibuild yung top speed natin sa race. Pero ito yung ginagawa natin in a much shorter period of time. So, na-discuss din natin yan. Meron na din tayong video ng interval. So, mamimili lang tayo ng isa doon sa dalawa. Recovery, tatandaan natin na recovery days after speed days. So, syempre, pagkatapos ng speed days, kinabukasan ay recovery. Meron din tayong video niyan. Ang recovery days ay parang easy run siya, pero mas mabagal at mas maikli. After natin, tatandaan din natin na strides after every easy run. Yun. Ang strides, yun yung burst of speed sa dulo ng mga easy run natin. Kunwari, nag-10K ka na easy. So, pagkataas mo ng 10K, huwag mo na patay relo mo. Tumakbo ka ng at least 100 meters, 90% effort. Dito nabibuild naman yung, syempre speed pa rin, pero mag-focus tayo dun sa running form natin pag sa stride. So, yun nakakatulong nun talaga sa pag-develop ng running form. So, since na-discuss ko naman na sa ibang mga video natin kung ano ba yung tempo, o ano ba yung interval, ano ba yung long run, papasok na tayo dito sa mga paces na dapat nating targetin during dun sa attempt natin na mag-sub 25. Ang target pace natin dito ay at least 4.59, pababa dun. Yung 4.59 yun na yung pinaka-mabagal mong dapat gawin. So, kailangan mas mabilis pa ng konti dun para medyo sure tayo na papasok tayo sa sub 25. Ang easy run pace natin, palagi nating tatandaan, ay conversational pace pa rin. So, syempre, ito ay mag-adjust kung ano pa rin sa capacity ng bawat runner. Yung tempo run pace natin dito ay magiging 5.15 to 5.20 kilometers per hour. So, sa pagitan ng 5.15 to 5.20. So, pwedeng maging
5:16, 5:17, 5 minutes 16 seconds, 5 minutes 18, basta ha, within that range lang, wag mas babagal pa doon. Ang intervals naman natin ay sa pagitan ng 4:45 to 4:55. So syempre interval, yun nga sabi ko sa inyo, mas mabilis yun kaysa sa tempo. So mas mabilis din ang interval kaysa doon sa target race pace natin na 4:59. Yung interval naman natin, gagawin natin yun ng at least mag-rest tayong 90 seconds to 2 minutes. So depende pa rin yun sa pakiramdam mo, dahil mas suggested na yung interval simulan mo uli pag medyo mababa na yung heart rate mo. Tapos at least nasa zone 2 ka na uli. Isa sa mga pwede natin gawin sa intervals ay yung 400 meters. So sukat ka ng 400 meters using your GPS watch. So kukuhanin natin yung 400 meters natin sa loob ng 1 minute 55 seconds to 1 minute 59 seconds. So sa pagitan lang ng dalawang yon, yung dapat maging speed ng 400 meters mo. So pwede rin naman yung workout na tinatawag na 800 meters. So syempre, kukuhanin naman natin yon sa pagitan ng 3:55, 3 minutes 55 seconds to 3 minutes 59 seconds. So ito yung mga paces na dapat nating tandaan. Dapat maging specific tayo sa paces para makuha natin yung target natin na sub 25. So kailangan screenshot nyo na to para mas madali nating matandaan. So papasok na tayo sa mga workout na gagawin natin. Syempre dito magpo-focus tayo sa speed session. Dahil yung mga easy days naman natin is conversational pace or within zone 2. So yung long run naman natin, ang pangkaraniwan magiging ano din yan, LSD. So parehas din yun. So nasa easy pace din yun, nasa zone 2. So talagang ang popokusan natin dito ay yung gagawin natin na speed session na once a week. Pwede tayong mamili kung saan yung mas gugustuhin mo na speed session. Pwedeng interval or tempo. Sa loob lang yun ng isang araw, sa loob ng isang linggo. So mamili ka lang dun. So yun nga, yung intervals natin, ito yung mga klase ng intervals na pwede nyong gawin. 5 by 1 kilometers. Pag sinabing 5 by 1 kilometers, 5 beses mong gagawin yung 1 kilometro. So ang total nun 5k din. Ito naman ang pace na to is yun nga 4:55 to 4:59 per kilometer. So magre-rest tayo ng 2 minutes or 90 seconds. Tapos yun, tira ka uli na hanggang makumpleto mo yung 5 by 1 kilometers mo. So yun yung magiging rest period niya. So meron ding isang workout tinatawag nyo na 6 by 800 meters. So ang range naman ng space natin dito is 3:55 to 3:59. Oh, ganun din, mag-rest tayo ng 90 seconds rest in between. So ito 6 na 800. So every 800, matapos mo isang 800, magpapahinga ka 90 seconds or 2 minutes. And then, tira ka uli hanggang makumpleto mo yung 6 na repetition. So, ito naman yung isa, 8 by 400 meters. Ang paces naman nito, sinabi ko kanina, is 1 minute 55 seconds to 1 minute 59. So, yun din, parehas din, mag-rest ka ng 90 to 2 minutes. So, yun yung mga workout para sa interval. So, dito naman tayo sa tempo. Sa tempo, dito yun niya, mas mag-build din yung capacity mo na mag-hold ng fast paces sa mas mahabang period. So, pwede natin gawin yung 25-minute tempo pace. Kung ano yung sinabi ko kanina ng tempo pace, gagawin natin yung pacing na yun sa loob ng 25 minutes. So, dahil di ba yung 25 minutes, yun yung target natin na sub 25. So, aaralin natin yung pace na specific para sa tempo within 25 minutes. So, pwede din naman yung tinatawag na 2 by 3 kilometer tempo pace. Ang mangyayari dito, dalawang set ng 3 kilometers. So, tatakbo ka ng 3 kilometrong straight. Tapos, sa loob, ang gagamitin mong pace, yung tempo pace na sinabi ko kanina. And then, pagkatapos mo ron, magkakaroon ka ng rest. Pag nakompleto mo na yung 3 kilometers, magkakaroon ka ng rest. And then, pagkatapos mo mag-rest ng 2 minutes, gagawa ka uli ng isa pang set ng isang buong 3 kilometro. O, yun. Hanggang makompleto mo yung bali, magiging total ng 6 kilometers. Pero kahit mas mahaba, syempre dahil yung pacing naman nun ay mas mabagal ng bahagya dun sa target pace natin. So yun, yung dalawa na yun yung magiging pwede natin gawin, alternate. Pwede naman na, kunwari, ngayon linggo, nakapokus ka sa interval.
So next week pwede naman din na i-alternate mo sa tempo ka naman, yun naman yung gawin mong speed session. Ito ang trick dito, pwede naman na kunwari nakapokus ka lang kunwari sa 5x1 kilometers na interval, and then next week paikliin mo lang naman yung rest period, pwede yung ganun. Kunwari ngayon nagre-rest ka ng 2 minutes, and then next week ang gawin mo 5x1 kilometers uli, same pace, same effort, pero yung rest period bawasan mo ng 30 seconds, magiging 90 seconds na lang yan. Tapos sa susunod na linggo, oh, ganun uli, 5x1K, and then same pace pa rin, pero bawasan mo uli ng 30 seconds hanggang sa halos wala, dumating yung time na wala ka ng rest. Tapos yun, matitesting mo na kung kaya mo na mag 5K na sub 25. So dito, gumawa ko dito ng weekly training plan. So example lang to. So dito, at least sa ginawa kong to, 6 na araw tayong tatakbo. So yun, Sunday natin para mas madali nyo lang din maintindihan. So pwede nyo rin itong isave. Pwede nyo maging reference para sa inyo. Kung hindi man maging 6 na araw, so parang ganito lang yung gagawin nyo. So mag-a-adjust na lang kayo ng konti. So nakalagay dito Sunday, pangkaraniwan dito ay race day natin dito sa Pilipinas. So kung wala tayong race, Sunday gagawin natin yung long run. Ang long run natin, sabi ko nga, LSD or Zone 2, Zone 2 running. Effective talaga yan. O, yun, Monday, syempre dahil yung long run, considered hard effort to, yung long run natin dito sa 5K na to, gagawin natin to 7 to 8 kilometers. Enough na yun para sa long run sa 5 kilometers. So, kung medyo sinipag ka, 10K, pero sana wag nang lumampas doon. Yun na yung, siguro yun na yung pinaka-maximum 10K. Pero, advisable, 7 to 8K, sapat na yun. O Monday natin, syempre hard effort tayo ng Sunday, gawa tayo ng easy recovery run. Ano yung easy recovery run? Easy run siya na mas mabagal, tapos mas maikli. So shorter in mileage, tapos slower tayo sa effort, sa pace. So Tuesday natin is, ito na, basic running in Tuesday or easy run or zone 2. So, ito na yung Wednesday. Dito na tayo mamimili. Doon sa diniscuss ko kanina, pwede natin gawing tempo run or interval run. Isa lang doon ang gagawin natin sa Wednesday. Mamimili lang kayo. Yun. And then, next day is Thursday. So, hard effort yung Wednesday. Thursday natin ay magiging easy recovery run. Shorter mileage, tapos slower effort tayo. Friday natin is easy run. Zone 2 running ulit tayo. Or pwede rin naman tayong mag leg workout. Saturday natin, pangkaraniwan to rest day. Mag-rest day tayo dito dahil kung mayroon tayong long run kinabukasan sa Sunday, so at least fresh yung legs natin, kaya gagawin nating rest day itong Saturday. Or pwede din naman to maging shake out run na tinatawag. So kung may event tayo ng Sunday, shake out run naman is mas maikli na pagtakbo kung meron tayong event. Sa totoo lang, sabi doon sa mga pag-aaral, nakakatulong to para makapag-stack tayo ng glycogen para doon sa kinabukasan na race natin. Yung iba sinasabi, namamahinga na lang sila para hindi sila malalaspag. Pero kasi hindi ka naman malalaspag dahil sobrang ikli lang nung tatakbuhin mo pag shake out run. Yung the day before a race, so maikli lang yun. So yun yung kabuuan ng isang linggo na maaaring yung gawing guide. Lagi nating susundin yung specific na target pace sa bawat araw, lalong-lalo na dun sa interval. Para magawa natin yung sub 25 5K. So hanggang dito na lang, sa tingin ko naman napaliwanag ko ng mabuti, naibigay ko yung mga pace na dapat ninyong gawin. Sa totoo lang, huwag kayong maiinip dahil itong sub 25, pwede ka abuti ng 2 buwan, 3 buwan, hanggang 6 na buwan bago mo magawa. Depende syempre sa capacity natin bilang runner. O yung iba naman, yung mga advanced runner, syempre, lalo na kung medyo bata-bata ka pa, mabilis lang naman yan, kayang-kaya natin kuhanin agad yan. So huwag kayong maiinip, talagang proseso yung pagtakbo. Hindi porket hindi natin magawa ngayon linggo na to, so tuloy lang yung training. Then eventually, sa totoo lang magagawa din natin yan, basta susundin natin yung specific pace na mga binigay ko sa inyo. Dahil ito yung mga paces na kailangan talaga natin para ma-break natin yung sub 25. So dito ko na po tatapusin yung video natin for today for sub 25 minutes 5K. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content, sana ipakilike nyo po, mag-comment kayo kung may question kayo.
paki-share yung video and then paki-subscribe po yung channel. Muli po, maraming po salamat sa lahat. God bless.